Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Listen up, y'all. Ako'y madaladalang balita galing sa bayan ko. Listen closely, y'all. Talunang simbahan aking napagmasdan. Dalagat binata ay nagsusumpa. During the early days of the war, siguro mga fourth day, I was sort of excited, you know what? There, I was 11 years old, and when I heard the Japanese planes bombing Kalumpit, I know, umakyat ako sa Santol, at doon ko nakita yung actual dogfight and how I enjoyed. Na-enjoy ko yung dogfight eh, kasi actual yun, nakita ko nung binubomba yung tulay ng Kalumpit. Kasi ang Kalumpit is the passage to Pampanga and other northern Luzon. Pero alam niyo kung anong bunga noon, katakot-takot na palo. Because when I went down the Santol tree, yung pala galit na galit ang Marika. They were there in the dugout. Doon sila nagtatago. Samantalang ako nasa itaas ng Santol nanonood ng bombahan. Hindi ko naman alam eh. From Atimon and Quezon, dumiretso ng Bandalukban pagkatapos dito sa Cavinti. Kasi yung bayan namin, border ng Laguna at saka Quezon. So, sabi nila, ng mga Hapones, no? Narinig nila umaga-umaga, nagmamarcha. Yan. Tapos, yung mga kababayan ko, parang tuwan-tuwa daw dahil bakasyon, December, kala nila Christmas break lang. At ito ay hindi naman tatagal at magkakaroon uli ng klase. Parang nagpipiknik lang sila sa ilog, yon, nagpa-party-party, eventually magkakaroon din ng klase. Kala nila weeks lang yung gera o months, it turned out umabot ng 3 taon na mahigit. Alam mo, ang experience ko sa war ay parang isang fairy tale story eh. Dahilan sa yung lahat ng naghihirap sa gera nakita ko, no? Pero ako mismo, dahilan na I was in my early 20s, my husband was from Malabon, 15 years older than myself. I was shielded from all the hurts and pains of the war. Lahat ng naaalala ko ay panay na. Lahat naman ng Hapon na nakita ko, panay opisyalis na mga magaganda yung mabait. Biro mo yung superior high command ng ano pala dito sa Pilipinas noon. Ay, kasama ng papa ko sa negosyo, hindi namin alam. Mahigit na 20 years. Hindi namin alam. Makara namin talagang negosyante lang siya na plain negosyante na he was a very good father to me, like my own father. Kinakarga niya ako, ginagawa niya ang horsey-horsey, siya ang horse, ako ang nakasakay sa likod niya. And you know, when the Japanese army came, ako siya pala yung superior high command ng army. Napakagaling ng espionage nila. Ang bilang isang mag-aral ng kasaysayan, ang tingin ko, ang isang mabuting nagawa ng mga Hapones sa Pilipinas ay ang pagtuturo ng edukasyon sa pagitan ng paggamit ng wikang Pilipino. Ito ay nakatulong ng malaki upang lumakas ang nasyonalismo o pagkakaisa ng mga mamamayan. No? Hindi ito nagawa nung panahon ng Kastila, maging nung panahon ng Amerikano. Ang sabi nila, nung dumating ang Hapon, ang mga tao lumikas sa dayon. So nagtatago sila. Yung mga taong nanirahan sa bayan, sila mga napatay, no? Ng mga Hapones. Pagkatapos nung paalis na rin ng mga Hapon, nung dumating ng mga Amerikano, nagtakbuhan na naman ang mga Hapon sa mga kanayunan. Marami daw ang napatay na mga matanda, bata, pati mga sanggol, no? Binabayoneta, no? Talagang walang awa daw na pinapatay. Basta't nasa lubong kasi parang ano na yun eh, panic na eh.
panic ng ang mga hapon, lahat ng makasalubong ng mga civilian, o kahit na guerrilla o hook, pinapatay ng nila. Talaga, I was so inspired by God. First of all, kasi talagang I was a young bride. Pinakasal ka agad ako ng papa ko eh, sa takot sa mga hapon na mauna pa ng hapon. Talagang totoo yan. Kumukuha sila mo sa marami ako na sa mga baryo na ririnig ko, kinukuha nila ang mga babae, ginagawa nilang comfort women. You know, we went to our relatives in Kakarong, in Digaano. But we didn't know na yung palang pinuntahan namin is the headquarters of the guerrillas. Because my cousin, Andres Laderas, was the right-hand man of Governor Alejo Santos. And right there and then, after sleeping, during dawn, we just heard a swarm of Japanese. And you know that Japanese are noisy, aren't they? You know what they did? When the people of the place saw the Japanese, they scampered. Ganun pala sila eh. When they saw the Japanese, they ran to all directions. The moment they saw the Japanese, they kept running, all of them. Yes, but the women cannot run as fast as they could. Do you know what they did? They went, they brought us to the schoolhouse. I was only 12 years old. All the women and the children were brought into the schoolhouse. And then, it was there where I saw Japanese atrocity at its worst. Because I saw my auntie, she was tied to a mango tree. And then I was peeping, alam mo naman ang eskwelahan sa ano, maraming butas. I was peeping and I saw the Japanese kept on beating her. I said, she would surely die. Can you imagine being beaten by men? See? At that age, you know, I was too afraid. Sabi ko, I just kept on praying. And then probably, I heard my auntie shouting. And then all of a sudden, the shouting stopped. Yung pala, umalis na yung mga hapon. And we thought that she stopped shouting because she was dead. Fortunately, she was about to die when the Japanese left her. And, you know, it was deeply etched in my mind at 12, seeing a woman being beaten by a group of men. Alam mo naman, American baby tayo. Dahil I lived through the American period at saka yung they were the savior of the country at saka talagang protector at saka mababait yung yan ang pwede kong naririnig at nakikita ko rin naman mababait talaga sila. Well, siyempre ang image natin savior sila lalo na nung dumating na sila, ang daming candy, ang dami nilang mga material things. Gatas, especially. Ang nanay ko kasi, at saka ang tatay ko, parehong teachers, no? Sa elementary. At tuwa sila sa mga Amerikano kasi natatandaan ko, nagbibigay ng gatas. Pati nga ako, nakakainom ng gatas kasi maraming binibigay sa school. Pag may mga sobra, pinapadala na rin sa kanila. So, dahil nga malakas ang colonial mentality, napamahal ang mga Amerikano sa mga Pilipino ng panahon yun. I think it's nationwide acceptance. Malaking pinagbago. Nakikita ko ngayon ang realidad, ang katotohanan ng kung ano ang Amerika. Yung mga common American people, napakababait. Pero yung kanilang policies sa itaas, ibang klase eh. Ako mismo talagang tumasakit ang ulo ko ng pag-ano ka. Pero nung nag-aral na ako sa UP, mga 1960s, nabago na ang aking pananaw tungkol sa mga Amerikano. Medyo parang naging, hindi naman anti-American, pero parang naintindihan ko na rin yung mga masasamang
ginawa at ginagawa ng mga Amerikanong opisyal sa mga dating kolonya. Ang tingin ko, kailangan pang isulat, no? O maglathala ng mga aklat tungkol sa naging papel o mahalagang papel na ginampanan ng mga Pilipino, hindi lang ng mga sundalo, hindi lang ng mga gerilya, kundi yung mga ordinaryong mamamayan, yung masang Pilipino sa panahon ng digmaan sa Pasipiko. No? I'm very glad to come here and to address you people to show that women are not afraid to fight for their country when time comes. It is not only the men that will do it, but we women will also fight and die for our country anytime. Kasi mga unknown heroes siguro, no? Usually, ang binibigyan natin ng halagang pansin yung nasa itaas. Yung mga babae na ordinaryo, na walang mukha sa kasaysayan. Merong mga taong katulad ni Josefa Llanes Escoda, no? No. Meron ding mga beauty queen, sila Suniko na naging bahagi ng espionage movement o para makatulong sa paglaban ng mga Pilipino sa mga Hapones, no? Pero ang tingin kong nakakaligtaan yung papel ng mga ordinaryong Pilipina, yung maliliit na kababaihan. Hindi naman maliliit, ang sabihin maliliit po doon, yung masang Pilipina. Sila yung mga nagluluto, no? Sila yung mga mensahera, no? Sila yung gumagamot sa mga may sakit na mga Pilipinong lumalaban sa mga Hapones, no? Yung gumagawa ba ng mga ordinaryong gawain? Ang hindi ko malilimot ang kabayanihan, ang kababaihan natin ay yung mga isin sa death march. Yes. Talagang pumupunta sila, magang-maga ng akasuot ng mga malalaking saya para yung mga umi-escape ng mga Pilipino. Tinatago nila sa loob ng saya nila at saka unti-unting lumalakad yun. Lahat panisaya ng mga babae nagtatago sa kanila hanggang makalampas sila sa pila ng mga Amerikano. Maraming naligtas ang mga kababaihan at sa ganong paraan. Hindi lang babae, lalaki, pati mga bata, kasi ginagawa silang kuryere. Mga siguro 10 taon, 9 na taon, tagapagdala na ng sulat patungo sa bundok, no? Maraming mga veterano ang sasabi, ako ay nagsilbi bilang gano'n, taggalagawa ako ng ano, taggalala ako ng sulat eh. No? Kahit pati yung mga babae, no? Sinasabi nila kahit mga dalagita, nilalagay daw nila sa buhok si Josefa Llanes Escoda, ang tingin ko. Kasi hindi lang yung pansariling kapakanan, hindi lang yung pambamilya, kundi yung pangbayan. Dahil meron nga tayong kasabihan at sinabi din ni Andres Bonifacio, na ang pagmamahal sa Diyos ay maipakikita sa pamamagitan ng pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Amen. Yusafe Bulacan. Yusafe Bulacan. Joseph Bulacan Group, Yusafe, under the command of General Alejo Santos. Siya nagliliberate ng towns, yung mga towns sa Bulacan na ay nililiberate ng